Noong 1581, anim na dekada matapos maganap ang labanan sa Mactan sa kaharian ng Cebu at siyam na taon matapos masakop ng kungkistador na si Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila, ipinanganak si Muhammad Dipatuan Kudarat o mas kilala bilang si Sultan Kudarat. Sa mga panahon na yon, nasakop na ang ilang parte ng Visayas ng mga Espanyol at nagnanais sa mga Kastila na sakupin din ang Mindanao. Ito ang kwento ni Sultan Kudarat, ang pinakamakapangyarihang sultan sa kasaysayan ng Pilipinas at ang kaniyang digmaan sa mga Kastila para mapanatiling malaya ang Mindanao. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang kaibahan ng mga dato at raha sa sultan sa Mindanao ay meron itong advanced na istruktura sa gobyerno. Nang dumating ang Islam sa Mindanao noong 13th century, dala nito ang konsepto ng sultan, isang pinuno na pinaniniwalaan nila na siyang anino ng Panginoon sa lupa or God's shadow on earth. Ayon sa mga kilalang historiador na si Patricio Abinales at Donna Amoroso. Ang konsepto ng sultan sa Mindanao ay malaki ang tulong para mapalawak ang kanilang pamumuno sa kani-kanilang nasasakupan na gagawa nilang makipag-alyansa sa ibang mga nasyon base sa relihiyon na kung saan ay napakalayo sa mga dato at mga raha sa Visayas at Luzon na umaasa lamang sa katapatan at sa mga marriage alliances ng kanilang mga kaalyado. Isa pa ay ang ibang mga pinuno sa lugar, lalo na sa Mindanao, urang mga dato nito sa kanilang paniniwala bilang Muslim ay kinakailangang suportahan nila ang sultan at hindi makikipag-agawan sa kapangyarihan nito. Dahil dito napapalawak ng sultan ang kanyang nasasakupan at napapalakas ang komersyo, napapataas ang manpower sa lugar na siyang magbibigay sa sultan ng kapangyarihan. Kapangyarihan na siyang magpapatalsik sa mga mananakop sa kani-kanilang lugar. Sa edad na 39 noong 1619, namatay ang ama ni Muhammad Dipatuan Kudarat at pinalitan niya kaagad ito bilang si Sultan Kudarat. Sa loob ng 52 years, pinamunuan niya ang sultanato ng Maguindanao bilang isang makapangyarihang sultan. Sa ilalim ng kaniyang pamumuno, naging makapangyarihan ng sultanato ng Maguindanao. Ang kanyang nasasakupan ay sakop ang siyam na probinsya ng Pilipinas ngayon. Ito ay ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, at Sarangani. Bilang isang maritime na sultanato, meron itong access sa international trade. Nakikipagkalakal ang sultan sa mga Dutch at Chino. Kinakalakal nila ang mga bigas at mga alipin kapalit ng mga Chinese porcelain at mga armas ng mga Olandes or Dutch. Nakipag-alyansa din si Sultan Kudarat sa Sultanato ng Sulu na isang makapangyarihang sultan din sa Mindanao na ang teritoryo ay abot hanggang northern part ng Borneo o ang Sabah na pinakasalan niya ang anak nitong babae na siyang nagpalakas lalo sa kapangyarihan ni Sultan Kudarat.
Bago naging sultan sa Mindanao si Kudarat ay nakipaglaban na ito ng ilang beses sa mga Kastila at sa mga panahong iyon, alam na niya gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga mananakop na siyang sinakop na ang mga teritoryo ng Visayas at Luzon na kung saan naging malaking threat ito sa sultanato sa Mindanao. Kasama ng sultan ng Sulu, si Sultan Kudarat ay umatake sa seat of power ng mga Kastila sa Cebu at noong 1634 nagtagumpay sila sa kanilang invasion sa Leyte, Bohol at Dapitan na kung saan ang mga ito ay napaka-importanteng mga lugar para sa mga Kastila. Dahil sa pang-aatake ng sultan sa Visayas, gumante ang mga Kastila at tagumpay din ito sa kanilang invasion sa Zamboanga noong 1635. Nagtayo ng portipikasyon ng mga Espanyol sa lugar at noong 1636, isang taon makalipas ang invasion ng mga mananakop sa Zamboanga, kasama ng mga Kastila ang ilang libong nitibong mula sa Visayas at Luzon, inatake nila ang matibay na portipikasyon ng Lamitan sa Isla ng Basilan, kung saan ang seat of power ni Sultan Kudarat sa mga panahong iyon. Pinamunuan ni Sultan Kudarat ang pagdepensa sa kanyang portipikasyon kasama ang 2,000 Muslim warriors na kung saan handa na itong maghuramentado sa mga kalaban. At napakahirap kalabanin ang mga huramentado dahil sa hindi lang ito matatapang at hindi basta-basta mapapatumba ay handa na itong mamatay sa kanilang pagsusuicide attack sa mga kalaban. Ayon sa isang historiador na si Isidro Abeto, si Sultan Kudarat ay nasa unahan ng labanan, pinamumunuan ng kanyang mga mandirigma at na maging desperado na ang kalagayan nila sa labanan dahil sa superior firepower ng mga Kastila. Sumali ang mga kababaihan at mga bata sa labanan sa Lamitan. Kahit ang asawa ni Sultan Kudarat ay umatake sa mga kalaban, dala nito ang kanilang sanggol na kasabit sa kanyang likod. Pagkatapos ay tumalo nito sa isang bangin para hindi mahuli ng mga kalaban. Pero sumabit ito sa isang kahoy kaya nailigtas ng mga Muslim. Natalo ang puwersa ni Sultan Kudarat sa labanan sa Lamitan, 72 ulo ng mga Muslim ang pinugot ng mga Kastila at itinusok sa mga mahahabang stick para makita ito ng lahat ng Muslim sa lugar. Habang si Sultan Kudarat naman ay nakatakas pero may tama ito ng bala sa kanyang balikat. Pero nakasurvive ang Sultan at inilipat ang kanyang seat of government sa Pulangi. Sa taong ding yun, pinasok naman ng mga Kastila ang Lanao at matapos malaman ng Sultan na maraming datong Muslim ang pumayag dito, tinipon niya ang lahat ng mga ito at doon ni binigay ang kanyang makasaysayang speech na nagresulta sa pagmasaker ng mga Moro sa mga Kastila sa Marawi at pagsunog nila sa kuta ng mga mananakop sa lugar. Noong 1642, 5 taon matapos makuha ng mga Kastila ang Lamitan sa Basilan, isang malaking puwersa ng mga Espanyol at mga nitibo sa iba't ibang bahagi ng bansa ang umatake kay Sultan Kudarat, pero sa panahong ito ay nakahanda na ang Sultan at marami na itong mga warriors sa iba't ibang bahagi ng Muslim Mindanao. Hindi lang natalo ni Sultan Kudarat ang mga kalabang Kastila at ang mga Indio, kundi nahuli pa nito ang kani-kanilang mga pinuno. Pagkatapos ng labanan, siniguro ni Sultan Kudarat na hinding-hindi masasakop ng mga Kastila ang Mindanao
Ayon sa mga historiador na si Abinales at Amoroso, nakipag-aliyansa ito sa Sultan ng Brunei, Sultan ng Sulu, Sultan ng Goa, Indonesia at Sultan ng Ternate sa Molucas, ang Spice Island. At noong 1656, nagdeklara ng gera si Kudarat sa kaharian ng Espanya. Mula sa mga taong 1656 hanggang 1658, ang limang sultan ay umatake sa iba't ibang bahagi ng Visayas na pinamumunuan mismo ni Sultan Kudarat. Nakipag-alyansa din ang sultan sa mga Dutch sa kanilang trading company, ang Dutch East India Company, kung saan kinakalakal nila mga bigas at mga aliping na kuha nila sa kanilang pag-aatake sa Visayas, kapalit ang mga armas at kanyon ng mga Olandes o mga Dutch na siyang ginagamit naman nilang panglaban sa mga Kastila. Dahil sa malaking problema ang ibinibigay ni Kudarat sa mga Kastila at habang buhay ito ay hinding-hindi masasakop ng mga Espanyol ang Mindanao, ayon kay Ebeto, itinigil ang mga Kastila ang pagkikipaglaban sa Sultan at nagbigay ito ng napakalaking patong sa ulo ng Sultan sa kanilang paniniwala na may papatay rito at dadalhin sa kanila ang ulo nito para matapos na ang kanilang problema. Pero walang kumagat sa kanilang offer dahil walang sino mang matinong tao ang pupugot sa ulo ng may pinakamakapangyarihang sultan sa panahon na yon. Napakamakapangyarihan na kahit ang imperyong Espanyol ay hinding-hindi masakop-sakop ang lupain ng sultan. Noong 1665, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Espanya at Sultanato ng Maguindanao. Dahil kinuha lahat ng mga Kastila ang kanilang mga sundalo sa Mindanao at ipinadala sa Maynila para sa proteksyon nito sa invasion threat ni Koxinga, isang Chinong general na nagpatalsik sa mga Dutch sa Formosa. Tumagal ang kapayapaan ito hanggang sa mamatay si Sultan Kudarat noong 1671. Ang pagiging bayani ni Sultan Kudarat ay na-recognize lang after 300 years dahil sa mga isinulat ng mga Jesuits, lalo na sa kanyang makasaysayang speech sa Lanao at iba pang mga historical records. Namatay si Sultan Kudarat sa edad na 90 anyos kasama ang kanyang nasasakupan at namuhay sila ng malaya at naging pinakamakapangyarihang sultan sa kasaysayan ng Pilipinas. Inilibing si Sultan Kudarat malapit sa ilog ng Simuay sa probinsya ng Sultan Kudarat ayon sa mga nakasulat, pero walang nakakaalam kung saan ang insaktong lokasyon nito. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.